Alright, Enyo, what's up mga kabagis? This is Jubilito TV Official at eto na naman po ang isang edisyon ng ating reaction video. Isa pong pagpalang umaga, tanghali, gabi sa inyong lahat mga kalingap at kabagis at kung saan parte man po kayo ng mundo na naroroon ngayon ay naway patnubayan po sana kayo na lumika na maayos na pangangatawan at lagi pong ligtas sa araw-araw. Mega love shoutout po sa ating lahat mga kalingap at kabagis. Kay Kuya Val Santos Matubang, kay Kalingap Rap, kay Ate Edna Vlogs. Sa mga miyembro po ng United Kalingap Partners at sa mga miyembro rin po ng Kalingap Reactors Partner, mega love shoutout po sa ating lahat. At mga kalingap at kabagis, for today's reaction video, ang gagawin lang po natin ng reaction ay ang controversial at maraming nagko-comment pag ito po ang ginagawang content ng mga reactors. Sino pa nga mga kalingap at kabagis? Si Nanay Roberta po. Well, kung hindi po kayo aware sa pangalang Nanay Roberta, siya lang naman po ang nanay ni Mylin. O ayan, nabuhay na po ang inyong dugo nung sinabi ko pong Ate Mylin. Well, mga kalingap at kabagis, no worries po. Dahil hindi naman po natin i-discuss si Ate Mylin ngayong araw na ito. Bagkos, ang gagawin po natin ng reaction ay patungkol nga po dito sa offer kay Nanay Roberta at sa kanyang anak na si Annalyn. Ito pong ginawang video upload ni Gilumax TV, mga kalingap at kabagis, sa isang follow-up interview, ika nga. Dahil nga po may ipinaabot ang butihin naming presidente na si Engineer July Paunil at si Sir RP Max Vlog na tulong dito nga po kay Annalyn. Financial na tulong lang po, mga kalingap at kabagis. Dahil kung makikinita naman po natin sa mga video upload na ginawa nga po ni Gilumax, ay talagang nakakaawa naman po yung bata. At ito na nga, mga kalingap at kabagis, hindi po yun ang pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan po natin ay ito pong request ni Nanay Roberta na bigyan po ng pabahay ni Kuya Val Santos Matubang. Well, kung titignan po natin, mga kalingap at kabagis, pasok naman sa unang kriteriya itong si Nanay Roberta dahil nga po wala po silang sariling pabahay. Ang problema lamang po, mga kalingap at kabagis, ay medyo tagilid siya dun sa isang kriteriya na hinahanap ni Kuya Val Santos Matubang. Sariling lupa. Wala pong sariling lupa itong si Nanay Roberta na kung sakali mang mapagbibigyan ang kanyang kahilingan na patayuan ng bahay ni Kuya Val Santos Matubang, ay wala naman pong pagtatayuan dahil wala po siyang sariling lupa. At dahil nga po dito, mga kalingap at kabagis, ay may nakarinig ng kanyang panawagan na sana nga po ay mapabahayan siya. Pero mga kalingap at kabagis, inulan po ng pagbabash itong si Nanay Roberta nung nag-request nga po siya na sana nga daw po ay mapabahayan din siya. Maraming mga netizen ang nagsabi na bakit hindi na lamang daw po siya humingi ng tulong sa anak niya. Na alam nyo na po ang tinutukoy ko kung sinong anak niya ang guminhawa ang buhay. At marami rin po ang nagsabi na ginagamit lang daw po niya ang pangalan ng kanyang anak para po mapansin at matulungan din daw po. Well, samot saring opinion po, mga kalingap at kabagis, ang inihaing ika nga ng ating mga netizen. Pero isa-isa po niyang sinagot iyon, mga kalingap at kabagis. At sa bandang huli po ng video na ito ay meron po siyang mabigat na revelasyong bibitawan laban sa kanyang anak. Antabayanan niyo po yan, tapusin niyo po ang video, mga kalingap at kabagis. At ayun na nga, ito po kasi yung unang segment ng interview kay Nanay Roberta noon ay kasama ni Gilumax TV itong si Kapromdi. Ayan, sa mga hindi pa po nakasubscribe kay Kapromdi, ayan, supportahan din po natin ang kanyang YouTube channel. At gani rin na nga ang istorya, mga kalingap at kabagis, no? Problema kasi walang lupa. At ito nga pong si Kapromdi na taga Pangasinan po ay nag-offer po ng small portion of land
para pagtayuan po ng pinapangarap na bahay nila Nanay Roberta at ni Annalyn. Kaso nga po, mga Kalingap at Kabagis, ang problema yung location. Medyo may kalayuan po. Sa Pangasinan po kasi ino-offer. Yung lupang iyon ay located sa Pangasinan at mapipilitan po silang lumipat ng ibang lugar para po magkaroon po sila ng pabahay. Kung sakali mang mapapaboran or pagbibigyan ni Kuya Bal Santos Matubang ang kanilang hiling na pabahay. Well, okay na po sana mga Kalingap at Kabagis, no? Kasi meron pong isang charity vlogger na si Kaprom din na nag-offer ng ganitong magandang deal sa pamilya nga po ni Nanay Roberta. Kaso nga po mga Kalingap at Kabagis, ay alanganin itong si Nanay Roberta. Dahil po, ayon sa kaniya, paano naman daw po ang kanyang mga anak at kanyang mga apo? Yun po ang gagawin ko po ng reaction ngayon mga Kalingap at Kabagis. Nanay Roberta, kung mapanood mo po ito, sana himayin mo, namnamin mo ang mensaheng ibibigay ko sa'yo. Real talk lang po tayo, Nanay Roberta, no? Kasi po, mga Kalingap at Kabagis, para sa akin po, yung offer na ibinibigay sa'yo ni Kaprom D ay maganda na iyon. Kung iisipin mo talaga yung kalagayan ng yung anak na si Annalyn para mapabuti ang kanyang kinabukasan at makapag-concentrate na sa kanyang pag-aaral, bakit iisipin mo pa yung mga anak mo na may sarili na ring pamilya at mga apo mo? Dapat ang binibigyan mo ng atensyon ngayon yung bunso mong anak na itong si Annalyn na kailangan pa ng tulong mo as of now, kasi nga wala pa siyang pamilya at bata pa siya. At punong-puno po ng pangarap itong batang ito na gustong makapag-aral po. At ayun na rin po ang binabash ng mga netizen dahil bakit hindi daw po mapag-aral ni Nanay Roberta itong si Annalyn, pwede naman po sa mga government school, marami naman po, lalong-lalo na po ang sistema ng edukasyon sa atin ngayon, lalo na pag public. Sa public ka nag-aral, halos libre naman po lahat. At pati yung pagsiselebrate ng birthday ni Annalyn ay nasilip din po ng ating mga netizen. Na kung saan ay may mga nagsabi po, mga Kalingap at Kabagis, na meron siyang ipinanggastos sa kanyang birthday, bakit yung pagpapaaral ay hindi po magawa. Dinepensahan naman po yan ni Nanay Roberta, mga Kalingap at Kabagis, na kung saan ay ang kwento niya nga po ay inipon po ng kanyang anak yon. Yung mga maliliit na bagay na inaabot sa kanya ni kay Annalyn ay inipon niya nga daw po para ma-celebrate ang kanyang kaarawan dahil minsan lang naman daw po mangyari yon sa isang taon. Well, given na po yun, Nanay Roberta, naiintindihan kita sa ganung explanation mo. May punto ka rin naman. Pero yung pagtigil ni Annalyn sa kanyang pag-aaral, yun po yung isang malaking question doon. Lalong-lalo na po, marami naman pong government school na pwede niyang pasukan. Ang magiging problema na lamang po dyan, as of now, ay yung nga, naikwento mo rin sa video upload na ginawa ni Gilo Mags, na iyang lugar na kinatitirikan ng bahay ninyo ay hindi na rin magtatagal at magigiba at marireallocate or ma-disperse na naman kayo sa lugar na yan. Palipat-lipat ika nga. So ibig sabihin walang peace of mind yung bata. From time to time naiisipin niya na lilipat na naman siya sa ibang lugar. Paribagong pakikisama na naman. Nanay Roberta, ang may papayo ko lamang po sa iyo, no? Tanggapin mo yung offer ni Kaprom D na small portion of land dyan sa Pangasinan. Makipagsapalaran ka kung papabahayan ka ni Kuya Bal Santos Matubang. Gaya nga ng sinabi ni Kaprom D na yung feeling na talagang mapapasayo yung bahay at lupa. At wala ka nang iisipin na sa mga darating na araw na wala kang pangamba sa yung sarili na baka agawin ng iba or kunin ng sino man dahil yung lupa or bahay na yun ay magiging sa iyo na. At si Annalyn din ay nabanggit niya rin po na paano rin po ang kanyang mga pamangkin. Well, sana Annalyn, huwag mo munang isipin ng iyong mga pamangkin
o yung mga anak ng iyong kapatid. Isipin mo yung kinabukasan mo. Kasi nabanggit niya rin po, mga Kalingap at Kabagis, paano na rin daw po yung kapatid niyang nakakulong. Well, Annalyn, gaya nga ng sinabi ko kanina, gaya rin ng sinabi ni Kaprom din niya sa video upload ni Gilumags, at sinabi rin ni Gilumags, isipin mo muna yung kinabukasan mo. At sana ganun din po si Nanay Roberta. Naisipin niya rin yung kinabukasan ng kanyang nag-iisang anak na wala pang pamilya. I-secure niya muna yung future ng bata by means of accepting ito nga pong ino-offer na lupa para mapatayuan ng bahay. It doesn't care kung malayo pa yan or aalis kayo ng Camarines. Gaya nga ng sinabi mo, hindi ka naman taga diyan, taga Pampanga ka. Biruin mo yon, from Pampanga to Camarines nakarating ka at diyan ka nagsettle. Maano man lang yung magsettle ka sa Pangasinan, parte pa rin naman ng Luzon yan para sa kinabukasan ng anak mo. Dahil syempre si Annalyn, kung sa tingin niya ay komportable na siya, na meron na siyang tinitirhang bahay, na sa tingin niya ay hindi na siya mag-iisip na baka paalisin sila, diba? Makapag-concentrate sa pag-aaral yan. Gaya ng sinasabi nilang ALS or yung Alternative Learning System, ika nga. Yun lang naman po ang masasabi ko, Nanay Roberta. Kaysa naman maghahanap ka pa ng sinasabi mong rights dyan sa lugar na yan na kung saan ay nagkakahalaga ng magkano? 30,000. Na kung tutuusin, kung yung halagang 30,000 na yun ay ibibigay sa'yo kung sino man ang mag-i-sponsor or idadagdag na lang para sa pambili ng materialis ng bahay, ay mas malaking tulong yun. O kaya yung ipambibili ng rights ay gawing trust fund ni Annalyn sa kanyang pag-aaral. Di mas maganda yun, di ba? Ayun lang naman ang payo ko, Nanay Roberta, sa suggestion mo na bakit hindi mo maiwan-iwan ang Camarines Norte dahil nandyan ang iyong mga anak at nandyan ang iyong mga apo. Isipin mo na lang yung nag-iisa mong anak na wala pang pamilya, na si Annalyn, na talagang eager na makapag-aral. Kaya nga na sinabi ni Gilumags, sila ang itataguyod mo pag nakatapos ka na, nagkaroon ka na ng masasabing degree, ka nga. May tataguyod mo rin ang iyong mga pamilya dahil meron ka nang natapos sa buhay. Sana maunawaan ni Nanay Roberta at ni Annalyn itong mensahe ko sa iyo. Disregard mo na kung ano man yung iniisip mo na, isipin mo muna si Annalyn, Nanay Roberta. At Annalyn, isipin mo muna ang iyong kinabukasan bago ang iyong mga kapatid. Kayo mga Kalingap at Kabagis, ano po ang inyong masasabi? Dito nga po, sa sinabi ni Nanay Roberta na paano naman daw po ang kanyang mga anak at apo. Natin na mga Kalingap at Kabagis muli. Maraming salamat dahil nga sa dulo po ng ating reaction video ngayong araw na ito. E nasamahan niyo po si Jubilito TV Official. Muli po, nagpapaalala po ang inyong host sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel ni Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rab, Ate Edna Vlogs, United Kalingap Partners, Unica. Ayan po, pakisuportan at subscribe po ng kanilang mga YouTube channel. At muli po, naglalambing po ang inyong host sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel ni Jubilito TV Official. Ay pakihit naman po ang subscribe button at ang notification bell para maging updated po kayo sa mga darating nating reaction videos. Once again, this is Jubilito TV Official, member of Team COS. As I always say, mga Kalingap and Kabagis, peace, God bless po. Bye-bye! Ayun, Nay, alam niyo yung napakainit na issue about sa kay Maylene, yung anak niyo na isa, na sabi daw niya dati na nagbantay daw siya ng 10 days sa anak niyo na isa na na-ospital. Ngayon, patunayan niyo kung talagang sino ba talagang nagsasabi ng totoo. Kasi marami pong nagtatanong sa amin na sinabi daw ni Maylene na nagbantay daw siya ng 10 days sa anak niyo na na-ospital. Kaya sabihin niyo po siya. May tinuran po siyang pangalan na anak ko? Wala naman daw, ate. Sa tanong mo po, ang masasabi ko po, ako, wala po akong na-ospital na anak.
Ayan po ang katotohanan. Dahil po kung may na-hospital akong anak, automatic po may tatawag sa akin sa mga kapatid niya. Para po paalam sa akin na talagang may na-hospital akong anak. Wala pala po talaga. So, Nay, may tanong ako. Sa tingin mo ba, ano ba yung intention niya para niya para maghambog ng gano'n na magsinungaling na wala naman palang katotohanan? Siguro, hindi po kayo talaga ano sa isa't isa, no? Medyo ano kayong dalawa. So, hindi ano po intention niya? Bakit siya kailangan niya pang magsinungaling para lang makuha niya yung ano ng attention ng tao? Andali lang po. Kasi po, pwede po paki ano muna. Isabi ko lang kayo. Ako po, walang ano masasabi sa kanya kung anong ano niya, purpose niya, kung bakit nasabi niyang may na-hospital akong anak na kapatid niya. Hindi ko po alam kung anong ibig po niyang sabihin. Pero sa totoo po, wala akong na-hospital na anak.